So, mga kinds of investors naman tayo ngayon. Kayo ba? Anong klaseng investor ba kayo? Okay? So, meron tayong ano dito, no? Questions. I-rate nyo yung sarili ninyo from 1 to 4 using the following scale. 1 is strongly disagree. 2 is disagree. 3 is agree. And 4 ay strongly agree. Okay? So, yan po yung ating mga rating scale para malaman natin kung anong klaseng investor kayo. Oh, di ba? Curious ba kayo? Curious ba kayo dyan? Okay. So, ang tanong natin ay, statement, I am comfortable with taking calculated risks to achieve higher returns, understanding that higher potential returns often come with higher risks. Oh, ang chika naman ng iba dyan, Sir Vince, English naman yan. Mano-nosebleed kami. Okay, sige. I hear you. Ito po ang Tagalog niya. Komportable akong makipagsapalaran para kumita ng mas malaki. Alam ko na ang mas mataas na kita, na ang mas mataas na potential returns ay madalas may kasamang mas mataas na risks. Okay? So, komportable ako makipagsapalaran para kumita ng mas malaking pera. Alam ko na ang mas mataas ang potential na returns ay madalas may kasamang mas mataas na risks. Okay? So, uy, talaga naman nag-share sila. Okay, di ba? Sige. Pwede naman yung i-share yan. Pero actually, if you can do it for yourself, eh, okay lang naman din po. No? Okay. Ang next na question natin ay, ito. Earnings from my investment is most important to me. What I will use it for is secondary. Para sa akin, ang mahalaga ay ang kikitain ng investment ko. Pangalawa lang kung saan ko ito gagamitin. Diba? So, strongly disagree, disagree, agree, or strongly agree ba kayo dyan? Para sa akin, para sa'yo, ang mahalaga ba ay ang kikitain ng investment mo? Pangalawa lang sa iyo kung saan mo yan gagamitin. Oh, ano ba yung mas mahalaga sa iyo, yung kikitain o kung saan mo gagamitin? Okay. And our third question. I believe that generating returns is the primary objective of my investments, even if they do not contribute to positive social impact or environmental protection. In Tagalog, naniniwala ako na kita ang pangunahing layunin ng investments ko, kahit wala itong positive social impact o protection sa environment. Okay? Mas ang importante sa'yo ay kumita. Okay, ano ba yan? Strongly disagree, disagree, agree, or strongly agree. Oh, in fairness, ang dami nagpa-participate. Ang happy naman. Okay. So, ito po yung ating kinds of investors. So, meron tayong isang category muna, which is the traditional investor. Titignan natin, nakikita dito kung ikaw ba ay aggressive or conservative. Okay? Tapos meron namang purpose-driven investor and then meron tayong tinatawag na social investor. Okay? So dito tayo sa traditional investor. So kapag traditional investor, ito po yung tinatanong natin kanina. Komportable akong makipagsapalaran para kumita ng mas malaki. Alam ko na ang mas mataas na potential returns ay madalas may kasamang mas mataas na risks. Okay? So kung ang sinagot niyo po dyan ay 3 or 4, you may be an aggressive investor. At kapag 1 or 2 naman yan, you may be a conservative investor. May, yung tinatawag natin dito kasi syempre isang tanong lang naman yung tinignan natin. At saka ito ay self-assessment. Kaya hindi po yan 100% conclusive. Okay? So, aggressive or conservative yan. Ano? So, sa tingin ba ninyo, ano na mas okay? Conservative or aggressive na investor? So tingin nyo ba mas okay yung maging conservative or aggressive na investor? Actually, sa akin po, no, ang tingin ko sa mga conservative investors ay ito. So someone who puts importance on security of an investment over return. So mas kailangan na, di bali nang maliit yung kikitain ko, basta sigurado ako na yung pera ko ay ligtas, hindi mawawala. Usually conservative investor. Pero, ang isa din na nakikita ko about conservative investor ay often matatakutin sila o kaya doubtful sa mga investments. Diba? And they are unwilling to take losses. Okay? So, yun yung conservative. In contrast, yung aggressive investor,
Ito yung mga taong nagbibigay ng importansya sa kita over the security, no? Mas para sa kanila, kaya kong ipagsapalaran ang pera ko basta may chance sa itong lumaki or malaki ang kikitain. Okay? So nakikita natin dito ngayon, usually ito namang mga aggressive investor ay very confident sila, no, in investing. At para sa kanila, I am willing to take losses. Ganon yung chika ng mga aggressive investor. Pero para sa akin po talaga, ang titignan natin dyan ay, intindihin muna natin kasi kung ano yung investment risk, no? At whether importante ba ang pagiging conservative or aggressive na investor in the light of investment risk. So yung investment risk po kasi, ito yung chance of losing some or all of your money when investing. So lahat po talaga ha, kapag tayo ay nag-i-invest, ang ibig sabihin po niyan ay mayroon talagang chance ha, na kumita, mabawasan o mawala ang ating pera. Okay? Yan. And investment is subjective and relative. It really depends on your knowledge and skills. Wala ding exact risk measurement pa, no, na nakikita tayo. At itong exact risk measurement ay wala talaga siyang exact science eh. At kapag ano naman, gumawa ka naman ng mga paraan para na lahat-lahat na lang ginawan mo ng paraan para maiwasan yung risk na yan, aba, edi yung gagastusin mo, mas malaki na kaysa doon sa itcha-chance mo na makuha na gain. So, hindi rin maganda. So, kailangan talaga babalansahin mo yan, no? Okay. So, just to illustrate the point, no, na ang investment risk ay subjective and relative. Okay. O, dito, tingnan natin, ha? Kanino kayo tataya sa boxing? Kay Vince Rapisura o kay Manny Pacquiao? Oh, di ba? Palitan naman natin. Kanino kayo tataya? Sa English grammar? Oh, sa akin o kay Manny? Oh, di ba? Sige nga. Oh, di ba? Actually kung titignan niyo kasi yung mga ganyan ano ay relative kasi yan eh. So, kung babalikan natin yung sa boxing at lalagyan natin ng rating no na riskiness. 1 yung walang risk at 0 yung mataas. 1 yung walang risk at 10 yung super dami ng risk, okay? So, dito sa boxing, naku po, malamang si Manny, pag kami maglalaban, ay 10 siya. Walang risk for him. Pero sa akin, baka negative 10 pa nga, no? Talong-talo talaga ako. Pero, kapag ang pag-uusapan naman natin ay English grammar, di ba? So, malamang siguro ako ay nasa 7, si Manny ay nasa 5. Di ba? So, ano talaga siya eh, hindi siya nasusuka, ay ang risk ay relative. Depende siya kung gaano ka kagaling at gaano ka ka-knowledgeable sa isang bagay. Okay? So, one thing might be very, very dangerous to you, but to me, it's very, very safe because I'm very knowledgeable and skilled about it. So, ganun yun, no? Yung illustration niyan. Ha? So, para sa akin talaga, ang titignan natin, no? Ang risk analysis natin, saan ba natin makikita yung risk? O dito, nakita natin sa skills and knowledge, eh, di ba? Doon talaga siya makikita. Ano yung magnitude, extent of loss or damage ng risk na yun? Pag maglalaban kami ng boxing ni Manny, my God, sa akin, ang magnitude niyan ay matter of life and death, di ba? Kay Manny, yung wala lang kung kami yung maglalaban. Yun yung magnitude sa kanya. Sa English, ganun din. Siyempre, marunong naman si Manny na mag-English, di ba? Mas magaling lang siguro ako ng kaunti. Pero hindi naman kalayuan, di ba? Yun yung tinatawag natin na magnitude, okay? Tapos yung likelihood na probability of the risk happening, di ba? Ano ba naman yung probability na ako ay lalaban kay Manny? Hindi talaga. So, hindi ko talaga siya. At ano yung likelihood na pag naglaban kami ay mananalo ako? Naku, zero talaga yun, di ba? So, yun. So, lagi ko kasing naririnig, no? O lalong-lalo na ha, yung mga nagsabi na sila ay aggressive. Lagi ko kasing naririnig na, eh kasi Sir Vince, di ba, high risk, high returns, kaya okay talaga na maging aggressive investor. Basta ako talaga, ano, aaralin ko yan, ganyan, no? So, pero actually, hindi kompleto eh, yung statement na yan. Yung high risk, high returns na yan ay incomplete. Kasi, ito talaga ay high risk equals high returns or high losses. Diba?
merong or high losses yon. Kasi po pwede ka talagang malugi. Diba? So, yan yung titignan natin. So, investing is not really about whether you are aggressive or conservative. Investing is about your purpose. Okay? So, titignan mo kung saan mo siya gagamitin. Investing should transcend risk appetite or risk tolerance. It is not about whether you are aggressive or conservative. It is not based on emotions, whether you are confident, aggressive, or you are fearful, conservative. No, hindi siya nakabase doon. Pero ang importante ay nasa purpose mo siya, no? As a purpose-driven investor. Okay? So, tingnan natin ngayon kung kayo naman mag-qualify dito, no? Sa purpose-driven investor. So, earnings from my investment is most important to me. What I will use it for is secondary. Para sa akin, ang mahalaga ay ang kikitain ng investment ko. Pangalawa lang kung saan ko ito gagamitin. Ano yung sagot nyo dyan kanina? Kasi kung ang sagot nyo po ay 3 or 4, you may be profit-driven. At kapag 1 or 2 naman, you may be purpose-driven. Okay? So, ito ang tanong natin. No? Kapag kayo, for example, nag-iipon kayo para sa pag-aaral ng inyong anak, ito ba ay gagamitin ninyo para sa ay ilalagay ninyo sa stock market na maaaring mabawasan ang inyong pera? O ang purpose niya ay educational fund, ha? Kaya nyo bang ipagsapalaran yan sa stock market? O, I'm guessing your answer is no. See, it's not whether you are conservative or aggressive. It's about your purpose. Eh, ang purpose, parang ganito lang yan eh. Ay, kaya kong maganda ang katawan ko, confident ako, no? At kaya kong magsuot ng two-piece swimsuit. Okay? Eh, kasong pupuntahan natin ay kasalan. Magsusuot ka ba ng two-piece sa kasalan? Yun yung ibig sinasabi ko. Walang kinalaman yan kung conservative or aggressive ka. Kung mapayat, mataba, masayain o hindi. Wala yan sa emosyon. Kailangan ibinabagay mo yung suot mo kung saan ka pupunta. Yun yung sinasabi natin. Ha? Nun sa purpose. Okay? So, yun, o, diba? Sabi ni Leia, no! Eh, lalong-lalo naman itong si Beth. Ang sabi niya talaga, big no! Diba? Hindi lang isang maliit na no, kundi malaking no sa kanya ang sagot niya dyan. So, investing actually starts with your purpose. Okay? Ito naman, social investor. Okay? What kind of investor are you? I believe that generating returns is the primary objective of my investments, even if they do not contribute to positive social impact or environmental protection. Naniniwala ako na kita ang pangunahing layunin ng investments ko kahit wala itong positive social impact o protection sa environment. Ano ba kayo dyan? Strongly disagree, disagree, agree, or strongly agree. Okay? So, sagot nyo pa 1, 2, 3, 4. No? Lagay nyo lang po yung sagot nyo dyan. So, dito, makikita natin, if you answered 3 or 4, you may be more of a conventional investor. If you answered 1 or 2, you may be more of a social investor. Okay? So, ano ha, kapag tayo pipili ng investment, lagi lang po nating tatandaan ang ating sexy investment framework. Dapat secure and cashable, may X factor, that means may social environmental impact na tinitignan, tapos yield or returns, no? So, when investing, preserve your value and your values. Hindi naman pwede na ibebenta mo ang kaluluwa mo para lang kumita ka. Hindi pwede yon, di ba? Mas maganda talaga na nakakatulong tayo sa ating kapwa at saka tayo po ay nagpo-protect sa environment, no? Ito po ang aking rules in investing. Number one is preserve your value and your values. Number two, start with your purpose. And number three, choose sexy investments. Okay? Ayan po, sana ay naliwanagan kayo tungkol sa pagiging conservative, aggressive, profit-driven, or purpose-driven ba kayo? Or kayo ba ay conventional investor or traditional or social investor? O, sana naman po ha, maging katulad nyo ako na isang social investor.